2,999 pesos lang, meron ka ng power bank na pwede ka makapag-charge ng 5 cellphones ng sabay-sabay. Meron na rin siyang kasamang 220 volts output para makapagsaksak na rin ng mga appliances. And at the same time, pwede mo siyang i-charge gamit yung kanyang solar panel, o kaya naman pwede mo siyang i-charge gamit sa kuryente, in short, solar power station. And nasubukan ko na rin nga pala tong power station nito, guys, kaya bibigyan natin siya ng review ngayon. And uunahan ko na kayo, maganda tong power station nito, especially yung kanyang solar panel, kasi kayang-kayang i-full charge na kanyang solar panel yung mismong power station sa loob lamang ng isang araw or kalahating araw. So mas maganda tong power station nito dun sa mga power station na na-review na natin dati. Ang brand naman ng power stations na to ay, ayan, Nextorm. Marami nito sa Shopee, and bago pa lang naman sila, usually yung mga ino-offer nila, mga binibenta nila ay power station, mga solar panels, at yung mga solar panels sila maganda ay mga plug and play. So kahit na hindi ganitong power station yung gamitin mo, kahit sa kanila ka lang bibili ng mga solar panels ay talaga magagamit mo, kasi nga kompleto yung accessories nila, pwedeng-pwede mong gamitin kahit sa mga third party na mga power station. So ito yung mga power stations, ito yung 24,000 mAh at ito yung 30,000 mAh, o diba walang nagbago sa size nila. Sa box naman, ito yung kanilang kasamang box. Ang laman ng kanilang box syempre is manual. Tapos may isa pang box sa loob na lalagyan ng kanilang charger na 28 watts or nasa 30 watts na rin. Tapos mayroon pa sila mga kasamang accessory pa. Ito ay para sa cigarette, charging port, charging cable. Pero parang useless naman kasi wala naman siyang kasamang pang sa cigarette. So maganda dito kung gagamitin mo siya sa ibang bagay is magagamit mo talaga kasi talagang kompleto. So ayan, charger at sa cigarette, charging port. Ayan. Tapos ito namang isa ay dito sa malaki. Sa 30,000 mAh, same pa rin naman, ganun pa rin. Manual, tapos sa cigarette charging cable pa rin. Tapos, ito naman yung kanilang 30 watts na foldable solar panel. So, unbox natin muna. Actually, nabuksan ko na talaga to, na-testing ko na, pero syempre, review natin ngayon, kaya kayo naman yung tumingin. Ayan, 30 watts solar panel, foldable, ayan. Para siyang blue etin, oh. Ayan, oh. So, ganyan yung kanilang solar panel. Sa likod naman, ayan, nandito yung kanya mga kasama pang accessories, yung mga saksakan. Ayan, so umiilaw na, oh, ayan, kasi nakakatanggap siya ng sunlight. So meron siyang kasamang charging cable, ayan. So bali ito ay naka 5.2 by 5.3 mm, 12 volts jack. Dito mo siya isasaksak. So saka na natin ito itest kapag susubukan na natin yung kanyang solar charging feature. Ito naman yung mga features ng power station na ito. So dito sa taas, meron tayong mga power buttons, tapos meron tayong LED power indicator. Dito sa gilid, meron tayong flashlight na dalawa LED, tapos merong charging port. Dito natin siya i-charge gamit yung kanyang charger at the same time yung solar panel. Dito naman sa kabilang gilid, meron din siyang air cooler. At dito sa taas, narito na yung ating mga charging outputs. Meron tayong LED light panel dito para kapag nagbabasa ka, pwedeng-pwede mo siyang gamitin, napaka-useful nito. Ito naman yung kanyang mga output port. Itong isang bilog, kaya niya maglabas ng 12 volts hanggang 16 volts or 10 amps. And then, meron na rin tayo ditong 5 charging outputs para sa mga cellphones. Yung dalawa niyang USB port ay kaya maglabas ng 5 volts, 2 amps or 10 watts din mahigit. And yung kanyang dalawang USB port na fast charging ay kaya na rin ang QC 3.0 up to 12 volts at 18 watts. And yung maganda dito, yung kanyang USB-C ay may power delivery na rin, 12 volts up to 20 watts. Yung AC port niya naman is nasa 220 volts AC. Base sa description nito, kaya niya maglabas ng 80 watts to 120 watts maximum power. And 50 hertz naman yung kanyang frequency. Tapos, modified sine wave din. Bubuksan ko sana tong power station na to para makita natin yung laman niya sa loob, especially yung kanyang battery. Kaso, iba pala yung kanyang tornilyo dito sa likod. Hindi siya kaya ng mga screw ko dito kasi yung screw niya ay letter A, para siyang triangle. Ito naman mga, ano ko dito, flat screw, extra screw lamang. So, hindi siya kayanin. Kaya hindi ko siya mabuksan. Yung output voltage nga pala niya dito sa kanyang DC port ay umaabot ng 16.8 volts. Pero ngayon hindi pa siya full charge kaya nasa 15.70 volts lamang siya. So sa tingin ko dito, yung kanyang battery sa loob is naka-apat na series. Kasi nga lithium ion, nasa 4.2 volts yung maximum voltage kapag fully charged. Tinamis siya sa apat na beses kaya umaabot ng 16.8 volts. So kung yung mga devices nyo is compatible sa ganung kalataas na voltage, pwede siyang gamitin dito. Pero ang ginagamit naman dito is 12 volt ceiling fan dyan. Yan, o. Ginagamit naman siya dito 24 hours. Hindi naman 24 hours, basta hanggang siya malobat, kayang-kaya naman, hindi naman siya nag-overheat. Kaya okay lang naman. And now, punta naman tayo sa output capacity test, yung actual talaga. Kasi kahit na nakalagay sa kanya is 30,000 mAh or 111 watt-hour, ito naman is 88 watt-hour. Hindi talaga yon yung power na makukuha natin sa kanila. Kasi meron pa talaga yung
percentage or power na matitira sa battery kahit mag-cut off na yung kanyang mga pyesa dito. And at the same time, meron pa din siya mga power loss, kumbaga kahit na 111 watt-hour yung kanyang capacity, is mababawasan pa talaga doon yung actual or total capacity na kaya niyang ilabas dito. So ngayon, subukan natin kung ilan ba yung maximum capacity na pwede nating magamit dito. And eto nga, tapos na yung test at nakakuha ko dito ng 77 watt-hour. And ngayon, subukan naman natin dito sa 30,000 mAh. And eto, tapos itong 30,000 mAh at nakakuha ako dito ng 100 watt-hour. And ayun guys, tapos ko nang i-test yung kanilang output capacity. Itong 24,000 mAh, nakakuha ako dito ng 77 watt-hour. So yun yung capacity na pwede nating makuha talaga sa kanya. Ito namang 30,000 mAh, nakakuha ako dito ng 100 watt-hour. So ayun, nagkaiba lang talaga sila sa kanilang capacity. 24,000 mAh, nakuha ko is 77 watt-hour. 30,000 mAh, nakakuha ko ng 100 watt-hour. And now, itest naman natin yung kanilang capacity gamit yung mga appliances namin dito sa bahay. So, subukan natin itong 24,000 mAh muna gamit yung aming 12 volts sa ceiling fan. Tingnan natin kung mga ilang oras tatagal itong power station na to. Ito na, subukan na natin siya dito. Ayan. So, ang oras ngayon is 3:34 ng hapon. Ito naman yung ating ceiling fan, gumagana na. So, working naman. And okay na okay naman yung setup natin dito. Ayan. And eto, namatay na yung power station. Namatay siya kanina mga 1 AM. At eto, patay na yung ceiling fan. Hindi na siya gumagana ngayon. Patay na talaga. So ayun, itong 24,000 mAh tumagal ng 10 hours gamit dun sa ating 12 volt ceiling fan. And now, test naman natin itong 30,000 mAh gamit pa rin yung 12 volt ceiling fan. So eto naman ngayon, subukan natin itong 30,000 mAh dito sa ating 12 volt sa ceiling fan simula 11:18 ng hap ng umaga. And now, ayan, nalobot na siya. Ito, lobot na yung power station. Ang oras naman yun is naka 10:23 na ng gabi. So, matagal din naman siya bago nalobot. So, ayun, tapos ko nang itest itong dalawang power station gamit yung 12 volt ceiling fan. Itong 24,000 mAh umabot siya ng 10 hours. Ito namang 30,000 mAh umabot naman ng 11 hours. So, halos kakonti na naman yung pagitan nilang dalawa. Maliit na rin yung diferensya. And now, test naman natin itong dalawang power station na to kung mga ilang oras sila tatagal dun sa aking laptop na ginagamit dati. Eto siya ngayon, ginagamit ko na sa aking laptop na Windows 10. Ayan, 65 watts. Ayan, wala siyang kasamang battery. That's why kapag nalobat itong power station, ay mamamatay na rin tong laptop. Ang oras ngayon is 8:50 ng umaga. Ayan, so tingnan natin siya. Mag-play tayo ng video sa YouTube. Continuous playing kung hanggang ilang oras siya tatagal. So ayan, playing na siya. Hintayin natin mamaya. And eto, namatay na yung power station. Ang oras ngayon is 12:05 ng hapon. Ayan, patay na. Lobat na talaga. Wala na. And ayun, tapos ko nang gamit itong 24,000 mAh sa laptop na 60 watts at umabot naman siya ng 3 hours and 16 minutes. So ayun, 3 hours and 16 minutes umabot itong 24,000 mAh. And now, subukan naman natin itong 30,000 mAh kung ilang oras naman siya tatagal. And then dito naman tayo sa isa 3,000 mAh power station simula 6:50 ng hapon. So ganun pa rin naman yung ginagamit natin sa laptop. And ito na, namatay na yung 30,000 mAh na power station. Ang oras naman ngayon is alas 9:47. Ayan. So, namatay na siya. Lobat na rin. And then guys, tapos ko nang gamitin itong 30,000 mAh doon sa akin 60 watts sa laptop. At umabot naman siya ng 2 hours and 57 minutes. Something ganon. And now, kung magtataka kayo kung bakit mas kaunting time yung tinagal nitong 30,000 mAh kumpara dito sa 24,000 mAh, eh isang laptop lang naman yung ginamit natin. Hindi kasi manyapat, isang device yung ginamit natin is pareho na talaga yung kanilang power consumption. Nagkakaiba din talaga sila kung ano nga ba yung ginagawa ng laptop. Yung sa laptop kasi, nakadepende rin kung ano yung ginagawa niya. For example, yung laptop, nagpe-play siya ng mga videos na malakas yung volume. At the same time, maliwanag. Kapag ganoon, mas mataas na power yung kanyang kinukuha. Samantalang dito sa 24,000 mAh, siguro ay mahinang mga videos ko lamang yung napapanood, nagpe-play. Mahina yung volume, tapos medyo madidilim. Kaya, mahina din yung power consumption niya. Kaya, hindi man niya, pati isang laptop lang yung ginamit ko, eh, pareho na lang ko nilang power consumption all the time. So, magkaiba pa rin talaga. Depende yun kung ano yung ginagawa ng laptop, kung paano siya nagpe-play. Pero ang sure natin dito, possible umabot sila ng 3 hours talaga pareho. Kasi 2 hours and 57 minutes yung 30,000 mAh. Ito naman is 3 hours and 16 minutes. So, ganun na rin. Halos pareho na rin sila. Kakunti na yung pinagkaiba. And now, punta naman tayo sa charging test. Ilang oras naman sila bago ma-fully charge gamit yung kanilang AC charger kung isasaksak natin sila sa kuryente. So, ngayon subukan natin. Ito ngayon yung dalawang power station. Lobat na lobat talaga sila. Isinurse ko sila ng magkasabay para makita natin kung ilang oras bago fully charge. Ang oras ngayon is 8:24 ng umaga.
At ito, nauna nang na-fully charge yung 24,000 mAh na power station kasi nga naman mas mababa yung kanyang capacity kumpara dito sa isa. Ang oras naman yun is 1:05 na ng hapon. And ito, finally, na-fully charge na rin yung 30,000 mAh na power station. Ang oras naman ngayon is alas 2 na ng hapon. And ayun, pagdating sa kanilang charging time, nagkaroon talaga tayo ng difference. Kasi naman, isang charger lang naman yung ginamit natin. Iisang power lang. 28 watts sa charger lang talaga. At magkaiba yung kanilang capacity. Kaya nakita natin talaga yung kanilang difference. 24,000 mAh na full charge sa loob ng 4 na oras. Yung 30,000 mAh naman ay 6 hours. So, di ba, kitang-kita yung difference sa kanila. And now, subukan natin siya sa solar charging. Kung kaya nga ba siyang i-fully charge ng kanya 30 watts na solar panel sa loob ng maghapon kahit na umuulan. So, ito yung gagamitin natin ng solar panel. Yung kasama kanyang kasama, 30 watts solar panel. So, tingnan natin. So, bale, ito yung kanyang solar panel. Ayan, siya ay foldable. Usually, kapag ganito mga foldable, mataas yung kanilang efficiency. Nasa 23%. Para lang siyang naka-blue weighty, ganito yung kanilang solar panel. Siya ay fluoroethylene. So, mas matibay yung kanyang coating. Dito sa likod, meron siyang box. Nandito yung kanyang mga accessories pa. Ayan. So, ito yung mga saksakan nyo. Dito, meron siya ditong Type-C. May mga USB port na dalawa. Tapos, isang 12 volts siguro to or 18 volts. So, ito yung kanyang mga kasama pang accessories din eh. So, marami siya. Ito. So, number one, ito yung kanyang pangsabit dito. So, try natin itong ilagay para naman magamit natin. Para talagang hindi sayang. Ayan, para isasabit. Pwede itong isabit sa mga bag kung naggagala, nagka-camping. Tapos, merong manual. And then, ayun. So, meron siyang MC port connector. Kakabit natin dito. Ayan. Tapos, kakabit natin ito sa mga saksakan ng ating solar setup. Pwede itong gabitin sa solar setup, guys. So, walang problema to. Tapos, tagtagan na natin to. So, wala naman tayong solar setup nagpagagamitan. Hanggang gamitin natin ngayon ay eto. Meron pa pala siyang dalawang pansabit dito. So, bali, ano bang sasabitin dito? So, din eh. Yun na yung dalawa. So, dito naman tayo sa kanya mga cords. Meron siya dito ang ano, male-to-male cord. Ito yung pansaksak natin dito sa charging port niya. Isasaksak natin din eh. Dito, ayan. Tapos ito, hindi natin siya maisasaksak dito kasi nga hindi ka siya. Pero the good thing here is marami silang accessories pa, mga pang-adapters ito. So gagamitin natin itong pinakamaliit kasi isasaksak dito. Ayan. Tapos ito naman, isasaksak natin dito. So ayun. Try natin nga. Kung gumagana na. Ayan. And hindi ko makita kasi masyadong maliwanag. Pero dito sa likuran, umiilaw na siya. Ayan o, malakas yung ilaw niya. So that means gumagana. Pero dito ay, ayun, nag-charge na. Hindi lang siya makita. Ayun, nag-charge na siya. So ang gagawin natin dapat, ibibilad natin doon sa malakas yung sikat ng araw. Tinest ko na rin nga pala yung USB port nitong solar panel na to. Ayan o. So yung Type-C niya, maganda na rin. Meron na rin siyang power delivery dito. 22 watts. Meron na rin siyang QC 3.0. Kaya niya maglabas ng hanggang 12 volts. So, mas maganda na rin siya. Fast charging na rin siya kumpara doon sa mga solar panel na walang kasamang back converter. So, maganda siyang pan-charge ng mga cellphone at the same time, syempre, sa power station. And dahil nga ngayon, titest natin kung makaka-full charge nga ba tayo ng power station dito, ilalagay ko tong solar panel natin dito sa bubong. Kasi nandito yung malakas yung sikat ng araw. So, tingnan natin hanggang mamaya kung mga ilang oras siya makaka-fully charge. So, ayan yung ating solar panel papunta dito sa baba. Ito yung ating power station. Ayan. Nag-charge naman siya. And eto guys, ngayon hapon na. So tingnan natin ito kung may laman na, kung na-full charge ba o hindi. Tingin ko ito ay hindi na-full charge kasi kanina ay umulan. Malakas yung ulan. Ayan. Basa yung solar panel. Bali, maghapon natin siyang i-charge dito. Ayan, basa yung solar panel. Medyo malakas yung ulan. So eto ngayon yung power station. Ayun. Full charge naman siya. Na-full charge pa talaga siya kahit umulan. Kasi ito yung 24,000 mAh. So kung yung ano sana, kung lantad yung sikat ng araw tapos maghaponan, mga kalahating araw lang full charge na to. And ayun, tapos ko na siyang i-charge gamit yung kanyang solar panel. And luckily na full charge naman itong 24,000 mAh kahit na umulan. Actually maghapon talaga ang nakabilad siya dun sa bubong namin. Kaso umulan nung pahapon na. Pero nung tinagtag ko is fully charge pa rin. So yun yung maganda sa kanya, kaya-kaya siyang i-fully charge sa loob ng maghapon. Hindi katulad ng ibang power station na nagamit ko na dito. Mga tatlong araw talaga bago mo fully charge. Pero ito, maghapon lang kayang-kaya.
Dito naman sa kanya mga USB port, pwede tayo mag-charge sa mga devices dito na sabay-sabay. For example, ito mag-charge tayo ng isang cellphone dito at buhayin natin din eh. So, yan, buhay na. So, nag-charge na rin siya. Ayan, itong mini shaver. So, ayan, apat na device na nag-charge sabay-sabay. So, ayan, nag-charge na siya. At ang maganda pala dito sa kanyang USB-C is individual talaga yung kanyang charger. So, ayan o, power delivery siya, gumagana. Tapos, hindi na i-interrupt yung ibang saksakan. Yung iba kasi yung power bank, pag nagsaksakan na fast charging yung isa, siya lang talaga yung gagana. Yung the rest, hindi na siya gagana. Pero ito, gumagana siya o. Limang device sabay-sabay. Pero ito sa isa, mayroon pa tayong 12 volts port dito. Kung mayroon kayong mga isa pang charger, pwede siyang gamitin. Ito yung kanyang cigarette lighter port, ayan. Kung mayroon kayong car charger, pwede kayong magsaksak dyan. Pero kung wala naman, is pwede naman siyang hindi gamitin. So for example, mayroon ako ditong isa pang buck converter. So ayan. So in this case, makakapag-charge pa ako ng dalawa pang device. So ito, ayan, nag-charge na yung aking wireless earbud. Tapos mag-charge pa ako ng isa pang cellphone dito. Dini. So yun o, sabay-sabay silang lahat. Fast charging na rin, walang problema. Kahit pa saksaka mo lahat yan, gagana yan. So bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 device yung nag-charge dito, sabay-sabay, walang problema guys. Hindi sila mai-interrupt kahit pa fast charging yung iba dyan. So dire-diretso, hindi siya naman makatitigil. And pwede rin nga pala kayo mag-charge dito habang siya is naka-charge sa solar panel o kaya sa kanyang charger. Gagana yan. So ayan, patay siya. Pero pag sinaksak niyo yung kanyang charger dito o kaya naman yung solar panel, automatic siyang mabubuhay. So yun, gumana na siya o. Kahit hindi na siya binubuhay, basta nagsaksak ka dyan, automatic na siya, gagana na. And tips ko lang, kapag gagamitin nyo sila habang naka-charge sa solar panel o kaya naman sa kanilang charger, kapag gagamitin nyo sila, magsasaka sa kanyang mga devices, is dapat less than 20 watts lang or less than 30 watts lang. Dapat mas mababa yung power na isasaksak nyo dito kumpara sa power na kayang ibigay na kanilang charger tsaka na kanilang solar panel. Baka naman kasi magsaksak kayo ng TV dito, eh yung TV mas mataas pa yung power, nasa 30 watts mahigit, nasa 50 watts. Tapos yung charger nyo, 30 watts lang. Ang mangyayari, malalobat din tong power station nyo, wala ding karga mapupunta dito. Kaya kung gagamitin nyo siya habang nakacharge sa solar panel, kaya naman sa kanyang charger, is yung mga pang-emergency lang. Dapat yung mga cellphones lamang, yung mga power banks lang, para naman hindi sila agad-agad malobat. And ayun, tapos ko nang itest itong mga power station na to at yung kanyang kasamang solar panel. And masasabi ko na mas better itong power station na to at yung kanyang solar panel kumpara dun sa mga power station na nareview natin dati, nasa 3,000 pesos yung price range. Kasi ito talagang masasabi mong solar power station talaga, no? Kayang-kaya siyang i-fully charge sa loob ng maghapon, kahit pakalahating araw kayang-kaya, basta malakas yung sikat ng araw. And at the same time, mas maganda rin yung kanilang mga label dito, no? Talagang kompleto, nakalista lahat yung kanilang mga power output dito. So hindi ka na maghahanap pa, hindi ka na mangangapa, hindi ka tulad ni power station na na-try natin dati. Talagang pinahirapan ako maghanap kung ilan ba yung kanilang power. Kung hindi mo i-test, hindi mo malalaman. So ito, mas better talaga, nakalista lahat. And another information, yung kanyang saksakan dito, yung kanyang 220 volts is modified sine wave. That's why hindi mo siya pwedeng gamitin doon sa mga demotor or mga sensitive appliances like yung mga electric pan talaga, yung mga rice cooker, yung mga refrigerator, kahit pamaliit yan. Kasi medyo sensitive sila sa power. Ito kasi modified sine wave lang. That's why mga pang maliit na devices lang sila, mga pang TV, pang charge ng cellphone, yung may mga kasamang charger, pwedeng-pwede. So kahit pagumana, maingay naman, at the same time, hindi siya gagana ng normal. And yun yung maganda nun, kasi nabasa ko talaga yun sa kanilang manual, nakalagay talaga dito na hindi sila ideal gamitin sa mga demotor kasi nga medyo maingay. So yun maganda dun, hindi sila nagtago, talagang legit sila, yung specifications nila talagang tama naman. So bali dalawa talaga ang version ng power station na to, isang 24,000 mAh at isang 30,000 mAh, tapos pa, isama na rin yung kanilang solar panel. Kung bibili kayo daw nito, nakita ko dun sa kanilang listing, ay bukod-bukod sila. Kung gusto mo ng solar panel lang, pwede naman. Kung gusto mo ito lang, 30,000 mAh, pwede rin. Itong 24,000 mAh, pwede rin naman. Pero kung gusto nyo isang set talaga, power station, tapos may kasamang solar panel, pwede rin. So, depende sa inyo kung alin yung bibilihin ninyo. Ilalagay ko na lang yung link natin sa description below, tsaka sa ating comment section. Kung gusto nyo bumili, click na lang para mahanap nyo sa Shopee. Kasi nga, hindi pa gaanong kilala yung Next Storm dun sa Shopee. Kakunti pa yung mga followers sila tsaka sa mga views. So, ayun.